Hello po, kumusta po kayo? Ngayon ay gagawa ako ng ilang errands ko. Kaya halipo kayo, samahan niyo ako. Punta ako ng tinatawag namin farmer's market. So, since nung nag-pandemic, sa labas na sila, outdoor na, medyo safer. So, titingnan natin kung ano yung mga fresh produce na. Tour ko muna kayo dito sa likod namin kung ano yung meron kami sa likod, sa back alley namin. So, ito, hand store namin. So, yun yung ukay-ukay. Ukay-ukay yan. So, may mga good deals din dito kami na nakukuha. May mga $10 garbage bag. Tapos yun yung mga sale nila. So sa susunod, titingnan natin kung anong mabili natin. Magsha-shop tayo sa second hand store. Tayo ng basura bago. Umalis. So ito yung aming garbage bin. And then, may malaking truck na kumukuha nito. Kinukuha ng basura. So ganyan ang pagkuha ng aming basura. You're welcome. Yeah.
may malaking truck, yan yung battle depot namin. Ang mga recyclable namin dito, iniipon namin katulad ng mga cans ng pop, container ng milk, tapos ang binibenta namin sa battle depot. Thank you.
So ngayon, punta naman tayo dito sa aming local grocery store. Maliit lang siya na store and medyo mahal siya kaya hindi kami dito talaga nagsha-shopping. Bumibili kami dito lang ng mga kailangan talaga namin or naubusan kami ng milk or naubusan kami ng banana, dito kami kumukuha. Ngayon, punta, bibili ako ng banana and then may pork ribs din sila dito. So, kukuha ako para sa, magluluto ako ng pork nilaga. Ginagamit ko ay ribs. And then, kukuha din ako ng vermicelli noodles para makapagluto din kami ng pansit. So, isa lang ang kukunin ko kasi mag-grocery naman kami sa No Frills next week. So, doon na kami bibili ng more pack. So, ngayon, pupunta naman tayo sa meat section kasi bibili ako ng pork ribs para makapagluto din ako ng pork nilaga or sinigang. Malamig na kasi dito ngayon kaya pag mga ganitong panahon, lagi akong gumagawa ng nilaga or sinigang, either beef or pork sinigang or beef nilaga, ganun. So any types ng ribs na lang, kung ano makuha natin dito, yun ang kukunin. So yun nga po, hindi po talaga kami dito nag-grocery. So kami, pumupunta kami ng Vegreville. Ang Vegreville ay mga 56 kilometers away, galing dito po sa amin, or 35 minutes drive. Ang Vegreville po ay mayroong No Frills and Walmart. Pero mostly sa No Frills po kami bumibili kasi mas mura po siya compare sa Walmart. So yun po yung mga big grocery stores namin, Walmart, No Frills, or Superstore. Ay pupunta naman ako sa bahay ng isang tita ko pa kasi dumating na yung ipina-order niya sa akin sa Amazon kaya ihahatid ko. Nasa kabilang block lang siya, malapit lang kaya lalaka rin po na lang, exercise din. Pero yung isang tita ko kasi medyo siguro mga 4 blocks away or 3 blocks away, hindi ko alam, pero malayo-layo kaya nag-drive ako. Ko for a walk kasi ang taas ng energy niya. Kaya pag-uring natin para mamaya matulog na lang siya. I-list natin si Coco, si Fred, matanda na si Fred kaya hindi na niya halos, madali na lang siya mapagod pag naglalakad. Kaya kailangan na pag naglakad kasama ko si Rose para pag napagod siya may magbubuhat. Pero ito si Coco, bata pa ito eh. More a year old maybe.
1 year and 4 months. Pero si Fred, siguro mag-turn 13 years old. So you go ahead. Sorry, medyo wobbly na ito. Kasi, naglalakad kami. No, this way, babe. Kung nakikita nyo po, talagang yung ilang leaves ay nagya-yellow na. So, talaga fall na sa amin. And dito sa Alberta, parang iisa lang yata ang fall or autumn color namin. Unlike sa British Columbia and sa Toronto, meron silang red, orange, and yellow. Kaya pag titingnan mo yung mga puno, and then yung view, sobrang ganda. Pero dito din sa amin, maganda din naman. Pero iba-iba talaga ang ganda pag iba-iba yung kulay, pag pinagsama ang orange, red, and yellow. So, yan na po. Nakikita nyo din, naglalaglagan na ang mga leaves. So, over the winter, itong mga puno, kalbo po talaga yan sila. Pero, parang natutulog lang din sila. And then sa spring, tutubo na naman, magsasprout na naman yung mga leaves. Kaya, gaganda din naman ulit sila. Pero sa winter, puro white and then kalbo yung mga trees namin. And then, pabalik ulit sa spring. Ito ang aming registry office. So, yung mga license plate pag nire-renew or pag mag-apply ng license plate dito. Then, sa town na meron dalawang liquor store. Ito liquor store. And then, ito liquor store. Coco? Mamo? So, ito naman ang harap ng Battle Depot. Yung kanina, yung likod yung nakuhanan ko, ito yung harap. So, nasa other street lang kami ngayon na actually from our house. See? Ayan. 10 cents return. Yun yung mga recyclable. 25 cents. So, ito naman ang harap ng New to You. Yung second hand store. Yan ang pangalan ng second hand store namin. So, sa likod nito ay bahay na namin. So, tara, tingnan natin. Come on, Coco. See? So, New to You. And then, punta tayo dito. Daan. Dito ako dumadaan pag pumupunta ako sa second hand shortcut. So, may shortcut. Tapos ulit ang ating short tour sa small town namin. And maraming salamat ulit sa panunood ng vlog ko. Sobrang na-appreciate ko kayo. And maraming salamat din po sa mga nag-subscribe. And sana ay i-share nyo po. And please share and subscribe. Thank you! Until next time! Bye!